Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ngayon ang salita ng Diyos na nais niyang ituro sa atin. Lucas 15 verse 1 to 7. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalumuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tumpa kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisit. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Ang Panginoong Jesus ay patuloy pong nakikisalamuha sa mga tao noong siya ay naparito sa lupa. At isa sa mga grupo ng mga tao na nagkaroon ng interes na makinig sa pagtuturo ng Panginoong Jesus ay ang mga publikano at ang mga makasalanan. Sabi po dito, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsilapit kay Jesus upang makinig sa Kanya. Kung titingnan po natin, naririto rin sa pagkakataong ito na nandun yung mga pariseo at mga eskriba na nandun sa na interesado rin kay Jesus. Ngunit sa kanilang pagiging interesado kay Jesus, nandun sila parang hindi talaga may pagnanais na marinig ang salita ng Panginoong Jesus, kundi marinig natin dito sila ay nagbubulong-bulungan at kine-question nila ang Panginoong Jesus, bakit siya nakikisalamuha, nakikisalo sa mga makasalanan. Balikan po natin, ang mga publikano ay mga tax collector, tapos sinabi ang mga makasalanan. Hindi po natin alam kung sino ba itong mga makasalanan na to, pero if you would think of any people in the society na pwede niyong mga i-consider na mga makasalanan sa mata ng mga tao, ay pwede nating masabing meron dyan na mga kilalang siguro sila ay mga mamamatay tao, pero hindi halata. Sila ay mga babaeng nagbebenta ng aliw. Meron siguro rin po dyan mga mandurukot, mga chismosa, o ano pa mang bagay na isipin ninyo na pwede ninyo sabihin na sila ay kilalang mga makasalanan. Pero kung tutuusin, lahat po tayo, lahat siguro ng taong naroroon ay pwedeng i-consider ng mga makasalanan. Pero itong mga pariseo at mga eskriba, ang tingin nila sa sarili nila, sila ay mga matuwid. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay nagturo ng talinhaga at sinabi niya ang kwentong ito para mabuksan ang isipan ng mga eskriba at pariseo na kine-question na bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan. Ano po ang ikwento ng Panginoong Jesus? Sabi niya, ang sino man sa inyo kung kayo ay merong 100 tupa at nakita ninyo na nawawala ang isa, di baga iiwanan ninyo ang 99 at pagkatapos ay hahanapin hanggang sa matagpuan ang nawawalang isa. At kapag ito ay natagpuan, ito'y kanyang papasanin at pagdating sa bahay ay magdiriwang, tatawagin ang kapitbahay at ang mga kakilala at magdiriwang dahil ang nawawalang tupa ay natagpuan. Ito po ang ikunento ng Panginoong Jesus at upang ipakita ang katotohanan na siya ay naparito
para hanapin ang mga nawawala at naliligaw. Ang Panginoong Jesus po sa pagkakataong yun ay nais ipakita na siya yung larawan ng mabuting pastol na hahanapin at hahanapin ang sino man na nawawala. At ang itinutukoy ditong mga nawawala ay yung mga publikano at saka yung mga makasalanan. Sila yung tinutukoy na isang nawawalang tupa na kailangang hanapin ng pastol upang maibalik sa kanyang kaharian. Sino naman po rito yung siyam na putsyam na sila na mga tao na maari mong sabihin na sila ay ligtas na o kaya sila yung mga taong ang tingin sa sarili ay mabuti na? Sila ay mahalaga rin sa Panginoong Jesus, pero hindi na sila ang pagtutuunan ng pansin ng Panginoon, kundi yung mga naligaw at mga makasalanan na dapat bigyan ng kaligtasan. Kaya nga ang Panginoong Jesus, nakikisalamuha sa mga taong ito upang sa pamamagitan ng kanyang mensahe, ng kanyang pagtuturo, ay matagpuan nila ang kaharian ng Diyos. At itong mga Pariseo na ang tingin nila sa sarili nilay ay matuwid, maayos ang kanilang buhay sa Panginoon, ay siya namang kumikwestiyon sa ginagawa ng Panginoong Jesus. Ano po ang nais ituro sa atin ng Panginoon ngayon? Meron po tayong isang dakilang pastol na naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Siya po yung sabi sa Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ito po ang layunin ng Panginoong Jesus, hanapin, ibalik ang kawan, ibalik ang nawawalang tupa, ibalik sa relasyon sa Panginoon ang sino man sa atin na naligaw, napalayo sa Panginoon, namuhay sa kasalanan. Ito ang dahilan kaya ang Panginoong Jesus ay naparito. Ngayon, anong gagawin ng Panginoon? Binabahagi niya ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa atin upang kung tayo ay tumugon, tayo ay kanyang matagpuan. Ang isang mabuting pastol ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yun po ang Panginoong Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin upang kung tayo ay sumampalataya sa kanya, tayo ay maligtas. Hahanapin at hahanapin tayo ng Panginoon. Habang naririto pa yung pagkakataon na to, marami pa rin mga tupa ang nawawala. Marami pa rin ang mga naliligaw. At ito ang ating layunin, tayong nakatagpo ng kaligtasan. Tayo ang gagamitin ng Panginoon upang humayo at hanapin ang mga naliligaw. Huwag tayong maging katulad ng mga Pariseo at Eskriba na naging masaya na lamang dahil naligtas. Naging masaya na lamang sa ating mga sarili na we have been saved. Okay, eto na ako, nasa kaharian na ako ng Diyos. At wala na tayong pakialam doon sa mga tao na nangangailangan pang makarinig ng salita ng Diyos. Kapatid, ikaw na nakakilala, na ikaw na nakaranas ng kaligtasan at pagpapatawad ng Panginoong Jesus, ano ang ating tungkulin? Ating tungkulin ngayon ay hanapin din ang iba pang naligaw at ibahagi natin sa kanila ang kaligtasang hatid ng Panginoong Jesus. Gayun din naman ay ipanalang natin na matagpuan din ng Panginoon ang mga tao pang naliligaw at kailangan na makaranas ng kaligtasan. Ano po ang resulta nung matagpuan ito? Sabi nga, yung tupang yun, maaring siya ay nahulog sa bangin, nalagay sa siit, pero hindi po tumigil ang pastol hanggat hindi siya natatagpuan. At nung matagpuan siya, siya'y iniuwi sa kanila dun sa tahanan at para maisama sa marami pang mga kawan. Sabi ng Panginoong Jesus dun sa John chapter 10 na mayroong pang mga tupa. Sabi po rito, mayroon pa akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Yan, pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Mayroon pang mga nawawala. Mayroon pang kailangang abutin. At nang sila ay matagpuan, nagdiwang
Nagdiwang ang Panginoon, nagdiwang yung pastol at yung mga kapitbahay niya dahil ang naligaw ay muli nang natagpuan. Ang nawala ay muling natagpuan. Ganon din po, merong pagdiriwang, merong pagsasaya sa kaharian ng lani sa isang makasalanang magbabalik loob at matatagpuan ng Panginoon. Ako po ay dati ring naligaw. Ako po ay dati ring nawala. Ako rin po ay isa dun sa mga tupang naligaw. Ngunit nagpasalamat ako sa aking mabuting pastol, ang Panginoong Hesus, dahil ako ay kanyang hinanap, ako ay kanyang natagpuan, at ako ay kanyang iniligtas. Salamat sa Panginoon, salamat sa mabuting pastol na hinanap ako at ako ay natagpuan. Marahil ikaw din ay ganito ang iyong patotoo. Pero marami pa rin mga tao na kailangan po na mahanap at matagpuan din ng mabuting pastol. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong anak na si Jesus na iyong isinugo upang hanapin, upang iligtas kaming mga naligaw, kaming mga nawala, kaming mga napalayo sa iyo, Panginoon. Kami na mga matitigas ang ulong mga tupa ay napalayo sa iyo. Pero Lord, salamat dahil hindi ka tumigil sa paghanap sa amin. Hindi ka tumigil upang kami ay matagpuan, upang kami ay iligtas. Panginoon, salamat sa mga kaligtasang ito na natagpuan namin. Salamat, Panginoon. Ngunit ngayon, Panginoon, patuloy mong sinasabi, marami pa rin ang nawawala na kailangan pang matagpuan mo. Kailangan naming humayo at ibahagi ang iyong salita. Gamitin mo ang aming buhay, Panginoon, upang ipahatid sa kanila ang iyong mensahe ng kaligtasan. Salamat po at pagpalain mo ang bawat isang tagapakinig, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat sa kaligtasang ating natagpuan.